Limutin ninyo ang inyong sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa akin. Sa pamamagitan lamang ng mga pananalitang ito, higit natin makikita yung kaganapan ng ipinahayag ni Propeta Elias sa unang pagbasa, na binugbog nila ako, binunod ang aking mga bigote at ang aking mga balbas, kinutya nila ako, ngunit hindi ako kumibog. Yan yung kaganapan na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Napakabigat yung mga panalitang ipinahayag mo sa atin. Limutin mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang iyong krus. At sumunod sa akin. Kutusin mo, magkakarugtong itong tatlong ito. Hindi pwede magampanan ito nang wala ang isa sa mga nabanggit. Bakit napakahirap? It's against human nature. It is beyond human nature. Kasi hindi yan ang natura ng tao. Anong natura ng tao? Self-preservation. Ang tingnan ng sarili. Maging makasarili. Ang iligtas ang sarili. Pero dito sinasabi natin, limutin mo ang iyong sarili. Sabi ko nga, ito ay isang pagbadya ng isang higit sa kamalayan ng natura ng tao. Kasi yung tao ay rin, gusto niya pangalagaan yung kanyang sarili. Sa papanong pamamaraan, ito ibig na maisakatumparan yung paglimon sa sarili. Well, sa Ebanghelyo, nakita natin ang sinabi ni Jesus. Tinanong ni Jesus, sino ako sangayon sa mga tao? Sino ako sangayon sa inyo? So, mahalagang makita muna kung sino ikaw. Ano? Are you worth to be unknown? May halaga ka ba bago mo ibigay ang iyong sarili? Baka namang wala kang halaga. Wala kang may ibibigay sa iyong sarili. Kayo nga mo ni Alin, pagbibigay ng sarili. Pero yung sabihin, mayroon ka ba? Kung wala ka, ay paano ka makapagbibigay ng sarili? Kaya napakalagang makita, sino ka? May halaga ka ba? May bigat ka ba? Mayroon ka bang dinadala sa iyong sarili na kaya mong ibigay sa iyong sarili? So yun po muna yung una. May maibibigay ka ba sa iyong sarili? Tsaka lamang yung paglilimon ng sarili. Sa papanong pamamaraan, ay di iwasan, ano? Alam niyo, kuminsan tayo sa ating mga pangasalita, sa ating pag-iisip, at sa ating pagkilos, alin yung akin dyan? Ako, akin, amin, tayo, akin. Dapat hindi natin nakikita yung mga salitang ito. Ang dapat na nakikita natin ni Alin, ikaw, kayo, inyo. So yan ay bahagi o. Kaya nga sasabi natin ni Alin, pagbibigay ng sarili, yung magiging pagbibigay para sa iba. Hindi pagiging makasarili.
Bahagi ho yun na makita ho natin. Kahit na sabihin natin na alin, kasama ka pa rin doon. Kuminsan nga, sinasabi mong alin, hindi lang naman yon para sa kalahatan, kundi tusin, para din sa iyo. Kaya yun na yung makita namin, handa tayong magbigay ng ating sarili. Kaya tingnan natin ang ating mga pananalita. Ito ba'y tumutukoy sa mga bagay na makasarili? O ito ba'y tumutukoy sa mga bagay na alin, nagbibigay ng sarili? Ang tawag ko nga rito, Eden, self-donation. Dinodonate mo ang iyong sarili. At isa rin ang pamamaraan para mapagtibay ang pagbibigay ng sarili ay alin, yung pangalawa. Inyong pasanin ang inyong mga krus. Kahapon, ipinagdiriwang natin ang exaltation of the cross. Pagtatampok sa banal na krus na Jesus, September 14. Bahagi yun ang pagkinus na alin. Dito natin pinaalagaan ang krus na Jesus na nagdulot sa atin ng kaligtasan na sa pamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili ay siyang tumubos sa ating mga kasalanan at pagkukulang. So yung simbolo na yan ng krus ay nagpikasimbolo na ating bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Dahil sa pagliligtas ng Diyos, hindi lamang para pangalan ng krus, kundi para tularan. Sa baba ng pamamaraan, pasanin natin ang ating mga krus. Mayroon tayo may kanya-kanyang krus. Pasanin natin. Pasanin natin yung ating krus. Kaya po kuminsan, kung may bigat yung ating krus kasi hindi natin pinapasan, at kung minsan dahil sa hindi natin pinapasan, gusto natin iba ang magpasan ng ating krus. Isang maganda yan yung sa pamilya. May mga tatay, halimbawa, na hindi nagiging mabuting tatay, hindi nila pinapasan yung kanilang krus. Kaya nangyayari, lalong bumibigat ang krus ng nanay at ng mga anak. Ganon din ako sa mga nanay. Kapag hindi nila ginagampanan yung kanilang tungkulin bilang mabuting nanay, bumibigat ang krus at dinadala ng tatay at ang mga anak. Kahit na yung mga anak, kaya napakalaga o, kahit na yung bata, turuan ninyong pasanin nila yung kanilang krus. Turuan ninyo na maging ligpit ng kanilang higaan, magugas ng pinggan, at ng mga plato, at ng mga kubyernos. Turuan na magwalis. Bahagi o yun. Hindi pwedeng paasa lamang. Kung dinadala natin yung ating mga krus, hindi o maging mahirap kung lahat tayo nagdadala ng kanya-kanyang krus. Hindi o maging mahirap yung pagdadala natin ng ating mga krus. Kaya po kumisang nagihirap pa rin. May mga tao hindi nagdadala ng kanilang krus. Kaya tayo, dinadala natin yung krus na dapat nagdalain nila. Hindi, turuan ninyo. Kasi nang sabi ng Jesus, pasanin ninyo ang inyong mga krus. Tayo ay may kanya-kanyang mga krus. Pasanin natin ang ating mga krus. Kahit na kumisan yung mga taong hindi nila alam na kinakailangan nilang pasanin yung krus na yan, kung talagang gawa ng kanilang kahinaan at kakulangan, ay hindi pasanin natin. Bahagi ho yun ang pagkilos na kung saan ay makita natin. Pero sabi mo nga,
turuan ninyong pasanin ng tao. Kaya yung mga tao, tinutulungan kinakailangan natin maging responsable. Ang bawat katolikong Kristiyano ay dapat na maging responsable. At ano yung maging responsable? Pasanin ninyo ang inyong mga krus. Ito yung sinasabi ko. Ito yung kalawang pagbasa sa sulat ni Apostol Santiago na kung sinayarin, ipakitita ko sa inyo ang aking pananampalataya na may gawa. Kasi sa pamagitan ng pagpapakita ng aking pananampalataya na may gawa, handa akong pasanin ang aking krus para higit na magiging tunay na pagtugon natin sa banyaya na ipinapahayag ng buong may kapal. Iba pa ko yung pangatlo. Ano yung pangatlo? Sumunod kayo sa akin. Yung paglimon sa sarili, pagbasa ng krus, ay isang banyaya na rin, sumunod tayo kay Jesus. Anong ibig sabihin na sumunod kayo sa akin? Hindi lamang yung ako, sige, Panginoon, susunod ako sa iyo, pero ano yung sa akin? Yung pagsunod kay Jesus ay alin. Yung pagsunod na alin, ipinamanig din mismo sa turo ng krus. Ano yung turo ng krus? Yung pagkasakatuparan ng pagbabasa natin ng krus ay gawa ng alin. Gawa ng pag-ibig. Pwede din ako kasi na yung iba, kaya po umuundag. Eh bakit umuundag? Kalimitan mo sa mga telenovela, sa mga pelikula, bakit itong mga tao ito ay umuundag? Pag-iigandi. Okay rin yun, ano? Yun ay pinag-uugutan din ng pagkilos para ikaw ay lumago. Pero hindi galing sa Diyos yan, pag-iigante. Hindi galing sa Diyos yan. Ano yung galing sa Diyos? Pag-ibig. Ginagawa mo yan hindi ka para ikay makapag-iigante. Ginagawa mo dapat yan gawa ng alin. Gawa ng pag-ibig. Yun ang hamon ni Jesus. Kaya ano sabi niya? Kahit yung krus na ipinamanik sa atin, kahit na ako'y sampalin, kahit na ako ay bugbugin, hindi ako umibig. Bakit? Kasi hindi yun pag-iigante. Yun ay pagtugon sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sana po sa ating mga pagpapasa ng krus, anong man yung pinapasa natin, tayo may kanya-kanyang pinapasa ng krus. Sarang makita natin na alin, kapag natin pinasan yung ating krus, paglilimot natin sa ating sarili, ay alin, gawa ng pag-ibig. Hindi nang gawa ng pag-iigante, hindi gawa ng galit, kundi gawa ng alin, pinupuspos tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kasi doon, higit tayong makikita yung kaligayahan na dulot ng pagliligtas ng Diyos. Hindi ngit-ngit, ngunit isang buhay na ganap at kasi siya ang nais na ipagkaloob sa atin ng Diyos. Bakit? Ang lahat ng ito yun, gawa ng pag-ibig. So yun po nawa, no? Yung itilangin natin sa harapan ng buong may kapal. Ano yung kanya-kanya nga natin mga cross? Kanya-kanya tayo, may kanya-kanya tayo cross sa buhay. Pasanin natin. Pero pasanin natin ito ng alin. Hindi para makapag-igante. Kumisan sabi nga ng iba eh, ba't ka nagpatayo ng magandang bahay? Kasi yung kapit-bahay ko, inalipusta ako eh. Wala daw akong bahay, kaya gusto ko magpatayo ng malaking bahay para makapag-igante ako doon sa kapitbahay ko. Mali, no? Magpalaki ka ng bahay. Gawa ng pag-ibig mo sa iyong mga mahal sa buhay.
para ikaw ay higit na makatulong sa mga tao na sa paligid mo, kasama na doon yung inyong kapitbahay. So yun ay panalangin natin. Kaya din po, iniigilog ko ngayon, ako po ay nagdiriwang ngayon ng 31 years ng pagkapari. So isama niyo po ako sa inyong panalangin. Naway mapasan ko ang aking krus. Malimod ko ang aking sarili mula sa pag-ibig sa Diyos. At sa inyong panalangin, sana'y makatugon ako sa panawagan ng Diyos at kayo rin po ay aking itinudulog anuman ang inyong mga pinapasan ng krus. Naway mapasan niyo ito. Gawa ng pag-ibig ng Diyos.